Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Nandito naman ang Pobreng Kapampangan. Kumusta na kayo? Ngayon meron na naman akong i-share sa inyo na lutuin. Kagaya nitong pagluluto ng roasted cauliflower. Karamihan sa atin may hilig sa mga manok. Ginagawa nating fried chicken. At itong lutuin na ibabahagi ko sa inyo guys, talagang magugustuhan ninyo. Napakasustansya po niyan at napakaraming bitamina. Alam niyo po mga bitamina ang makukuha nito, yung source na taglay nito. Ito ay napaka healthiest vegetable that belongs to the Rosiferous family. It contains 5% of the water content and contains a small amount of carbohydrates, fats, and proteins, but it also contains important vitamins, mineral, antioxidant din to guys, and other phytochemicals. It is very low in calories. Cauliflower benefits and nutrition tagline nito guys, help to improve heart health. Cauliflower contains sulfur compound that help improve blood pressure. Ayan, sa mataas ang dugo. According to the study, sulfonamides is related the methylation of DNA, which is essential for normal functioning of cells and to proper expression of genes, especially in the inner wall of arteries. Sulfonamides can destroy cancer. Yan, panlaban din to sa cancer, guys. And inhibit tumor growth. Yung may mga tumor. Ito, cancer din, panlaban din sa cancer prevention. There is no cauliflower to remove the germs from the body. Sulforaphane in cauliflower can destroy cancer-causing cells and inhibit tumor growth daw. Ayan. Protect the lungs. Cauliflowers protect our lungs from many complex diseases. Cauliflower can play a helpful role in preventing the bacteria. Ayan, ang daming palang beneficio nito guys. One of the sources of vitamins and mineral of cauliflower, vitamin C, vitamin K, ayan, protein, thiamine, riboflavin, niacin, magnesium, phosphorus, fiber, vitamin B1, folate, potassium, and manganese, which is very useful in keeping us healthy. Ayan, pampaano din to ng utak, yung mga makakalimutin, improves the brain, the vitamin B. Choline, ingredients present in cauliflower, are great keeping the brain healthy. This vegetable consider a good diet during pregnancy. Pregnant mothers play cauliflower by the rules and newborn's brain develop completely. Ayan guys, ayan ang mga vitamina na taglay ng lulutuin natin. Sinabi ko lang sa inyo para alam nyo rin yung mga kinakain natin. So start na po tayo. Nag-presentation lang po ako sa kakainin natin na iluluto ko. Sa mga gusto magluto nito, so follow the instructions and mga ingredients. At madali lang pong hanapin sa ating mga palengke. Ito'y laging natin ginagamit pang araw-araw. Kumbaga yung mga basic mga sangkap. Kagaya nitong garlic, bawang, itong curry, Indian curry, yan, kumpleto na yan. Pepper, yung paminta, salt, egg, onions, itong flour o arena, at of course, itong cauliflower. So guys, ayan, umpisa na natin ang pagluluto. So meron akong mga grater yung pang kayod ng ating mga sangkap, kagaya nitong garlic, itong bawang, at itong sibuyas. Kakayurin muna natin yan. So start muna tayo sa mga basic na gagawin natin para makabuo tayo ng roasted. Okay guys, so start po. Ayan guys, i-ano natin muna. Kakayasin natin itong mga bawang para maging manipis siya. At yun ang pangsasahog natin sa sinasabi kong roasted cauliflower. Kailangan siya mapino.
kapag luluto ninyo ng mga bola-bola, kailangan ninyo ito talaga, itong grater na ito, itong pangkayod na ito. Napaka gamitin lahat ng mga kailangan ninyo na mga ingredients, kagaya ng bawang, sibuyas, carrots. Ayan, pag magluluto kayo, lalo na sa mga handaan, yung mga spaghetti, kasi yung carrots na grater natin sa sala, kakayod din natin, kailangan na kailangan nito. Kaya sa niluluto ko, yung gamit na ito ay napaka-importante sa akin, kaya binili ko rin ito. So ayan, yung bawang anin natin, grater natin, kayurin natin, tsaka yung sibuyas. Ayan, para pino siya, guys, pagsasama-samahin natin yan. So ayan, anuin muna natin to. Pinakita ko lang sa inyo kung ano yung gagawin. So ayan, guys, na ano natin, nakayod na natin yung bawang, sibuyas. Pagsama-samahin natin itong Indian curry, pepper, at saka itong asin. Ganyan lang, guys. Napakadali, di ba? Ayan, pagsama-samahin natin yung mga ingredients niya. Tapos itong itlog. Tapos ibatiin natin yan at yung mga ingredients na yan para maghalo-halo. Tapos lagyan natin ng arena para yung piprito natin ay hindi sumasabo. Buo-buo yung ano natin. Yung kumbaga toppings to sa ating iluluto na cauliflower. Ayan lang, guys, ang mga sangkap. Bawang, sibuyas, pepper, flour, yung arena. Ayan, ganyan. Pagsama-samahin lang natin yan. Tsaka yung asin. So, aanin natin to. Hati-hatiin natin siya. Yung bilog-bilog na ganyan. Tapos siya, guys, so hatiin natin to, yung bilog-bilog, para i-mix natin dun sa pang ano natin, pang prito. So yan, guys, ganito yung pag ano natin ng cauliflower. May mga ano siya, sanga-sanga na ganyan. Pag-iwalay lang natin yung ganito, para pag pinrito natin is buo siya yung ganyan. Huwag masyadong malaki, guys, yung swak lang sa kakainin niyo. Ayan, ito, dalawa yan. Galin natin dalawa. Ayan. Dahil isa ko lang naman, hindi ako masyadong magluluto ng marami. Ayan, ganito lang siya karami. Kagaya niyan, yung ginawa natin na ano, ingredients, kumpleto na yan, may arena na, paminta, sibuyas, bawang, itlog. Imi-mix lang natin siya dito. Para lang tayo nagluluto ng fried chicken. Ayan. Imi-mix natin siya dito. So, umpisa na natin i-frito. Add ingredients nga pala itong oil, nakalimutan ko. So, painitin natin itong kawali. Lagyan natin ng mantika para i-frito yung cauliflower. Ayan, guys. Damihan natin konti ng mantika para hindi siya magtikit-tikit. Ayan, kagaya ng sinasabi ko sa inyo, ayan, ganyan lang ang pagluluto. Imi-mix nyo lang siyang ganyan. Para magluluto lang kayo ng manok. Ayan. Ihalo-halo ninyo. At i-masya para pumapit yung nilagay natin na ingredients. So, mainit na yung kawali natin. Doon natin ipiprito ito. Ayan. Sunod na naman. Ganyan lang procedure. Imi-mix nyo rin siya. So, ulit-ulit lang na
pagmimix tapos ilalagay sa mainit na mantika dyan sa kawali. So, ayan guys. Ganyan lang ang itsura niya pag naluto. Parang manok, di ba? Parang yung ano, breast ng manok. Pero masarap yan guys. So, update ko po kayo kung luto natin, papakita ko tayo. Ayan guys, medium heat lang ang pagluluto nito guys para maluto yung sa loob din. Huwag natin biglayin na ilakas yung apoy kasi masusunog siya. Konti-konti lang ang pagluluto ko, medium heat para yung sa loob niya is maluto. Alam niyo, kahit na hindi luto din ang loob nito, half cook lang ito, masarap na. Ayan. Para siyang fried chicken, no? Diba? So, ayan guys, luto na. Tingnan ninyo, oh. Para siyang manok. Kita ninyo? Ganyan yung sinasabi ko sa inyo na roasted cauliflower. So, hanguin na natin. Huwag natin masyadong ikaluto kasi pag masyadong maluto na, wala na yung sustansya ng gulay. Half cook lang yan. Pero ang ano niya, toppings niya is maluto. Ganyan siya guys. Yan yung roasted na sinasabi ko sa inyo na napakasarap nito guys. Para kayong kumain ng chicken roasted. Dahan-dahan. Ayan. Diba? So hinaan muna natin yung apoy kasi over ano siya, chicken. So ganyan lang guys, sunod-sunod ang ano niya, pagluluto niya, mag-mix kayo uli, prito nyo. So ganyan lang ang pagluluto. Diba napakadali? Tingnan ninyo. Ayan na siya guys, oh, diba? Yan yung roasted cauliflower. O sige guys, maraming salamat sa inyong panunood. Sana meron na naman kayo natutunan sa aking niluto na ano, recipe at itong mga ingredients na sinangkap natin dito sa roasted natin. Ayan na siya, oh. Diba? Ayan yung roasted na sinasabi ko sa inyong cauliflower. Okay guys, maraming salamat sa inyong panonood. Nandito naman ang Pobreng Kapampangan. Kumusta na kayo uli? And sana huwag niyong kalilimutan i-subscribe ang aking YouTube channel Pobreng Kapampangan and hit the bell button notification para updated po kayo sa lahat ng video na ina-upload. God bless po. Sana meron na naman kayong natutunan sa aking recipe ngayon. Have a nice day.